button down below and the bell button beside it so that you will be notified every time I upload a new video. Ayun, ito yung first Q&A natin ngayong 2021 sa channel ko. So excited na ako sagutin yung mga questions nyo. So without further ado, let's get started. So andito siya sa laptop kasi lobat yung cellphone ni nanay. So ito muna yung gagamitin ko kasi dito ko na lang sige. So ayun guys, let's start. So first question is galing to kay Hanika, I think. So hindi ko na mababanggit kung kanino sila galing ha. Basta ito yung mga questions nila kasi si Dave ko nakaganyan siya. Ayan, nakaganyan. So in-screenshot ko lang. So game, first question. Would you change your name? So ano, sa akin, para sa akin hindi na kasi dito na ako nakilala eh. Diba? And ito yung pinigay sa akin ng mga magulang ko. So tanggapin natin. So hindi ko na babaguhin yung pangalan ko dahil dito na ako nakilala ng ibang tao. Dito na ako nakilala ng ganto, ayan si Osan, ganto, ganyan. So contento na ako sa pangalan ko. Next question is, do you miss anyone from your past? So oo, meron. Sino? Si Lola. Yung Lola ko, syempre, ilang taon na din siyang wala, hindi na namin siya nakakasama, and siya yung nami-miss ko from the past. Kasi sobrang, alam niyo, sobrang spoiled din ako dun sa Lola ko. And lagi niya akong kasama kahit saan, pag simba, pamamalengke. So siya yung isa sa nami-miss ko from my past. So yes. Next question. It is easier to forgive or forget? For me, hindi gaano mabilis, hindi siya ganun kabilis na magpatawad at makalimot. Kasi depende yan eh. Depende yan sa ginawa sa iyo ng tao. Kung mabilis ba siyang kalimutan, kung mabilis ba siyang mapatawad. Kung alam niyo yun, kung small things lang naman yung ginawa niya, siguro mabilis mo siyang mapapatawad, mabilis mo siyang makakalimutan. Pero alam niyo yun, kahit na alam niyo nagpatawad ka na, andun pa rin yung hindi mo malimutan yung ginawa, ganito, ganyan. Kahit saan, sa friendship, sa family, sa loved one, sa special someone, kahit saan, hindi gaanong, para sa akin ha, hindi gaanong mabilis magpatawad at makalimot. So, ayun. Opinion ko lang yun. Next one, do you miss someone? Oo, madami. Madami ako nami-miss. Yung mga friends ko na hindi ko na ulit nakakasama kasi nga gawa rin ng pandemic. Relatives ko na hindi ko nakakasama. Matagal na kasi nga gawa itong pandemic. So, marami akong namimiss, guys. So, ayun. Next question is, do you regret anything? Ako, wala naman akong pinagsisisihan eh. Kasi, alam niyo yung mga nangyayari sa atin. Lahat yan may purpose. Lahat yan nasa plano ni Lord. And lahat yan may nakukuha tayong lessons. Kaya, ako, wala akong pinagsisisihan sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Kahit good yan, kahit lahat, ano ko, thankful ako and blessed ako na nangyari siya sa akin. Kasi, if hindi siya nangyari sa akin, hindi, wala tayong lesson na makukuha. Hindi tayo mas magiging matatag na isang tao. Hindi natin marirealize yung mga bagay-bagay na hindi natin narirealize noon yung hindi natin napagdadaanan yung mga ganung bagay. So, I don't regret anything kasi lahat ng yun is may lesson para sa ating lahat. So, ayun. Next one. What is or are your favorite subject? So, my favorite subject talaga is math, English, Filipino. So, yun. Yung tatlong yun. Yun yung mga favorites ko. Pero more on sa math talaga ako. And kaya din siguro ako nag-AB. Favorite ko yun, math, science, and English. Next one. Are you insecure? Ako hindi. Kasi alam nyo, wala naman dapat tayong ika-insecure sa mga tao or sa mga taong nakapaligid sa atin. Why? Because kung anong meron sila is hindi natin gusto. And ayun nga, kung anong meron sila is hindi ko gusto. And may kanya-kanya tayong katangian, kagandahan, kakayahan na kaya nating i-build up yung sarili natin. So, hindi dapat tayo ma-insecure sa mga tao na kapaligid sa atin dahil nilikha tayo ng Diyos na may kanya-kanyang katangian na kayang, alam niyo yun, mag-grow, maipakita yung talent, maipakita kung ano yung kaya niya. So,
you don't have to be insecure to others because you have your own skills, you are beautiful in your own way, so good style dyan. Next one, how exactly are you feeling at the moment? Not happy, not sad, I mean, nasa gitna lang. Alam niyo yun, masaya ako, pero minsan malungkot din. Nasa gitna lang talaga, hindi ko ma-explain eh, pero ganun yung nararamdaman ko ngayon. Yung ngayong moment na to, as in. So, yes! Next one. What is the last thing you did before you went to bed last night? Last night, bago ko pumunta dito sa kama ko or humiga dito sa kama ko, ang ginawa ko is naghilamos, nag-toothbrush, and nag-cellphone. So, ayun. Yan yung ginawa ko last night before I went to my bed. So, yes. Next one. Do you give out second chances too easily? So, yes, nabibigay ako ng chances, pero hindi, second chances, pero hindi naman ganun kabilis. Alam niyo yun, kung deserve naman talaga ng tao na mabigyan ng second chance, why not, diba? Hindi lang sa special someone, kundi pati na din sa friends. Kasi malimit din sa friends tayo nagkakaroon ng issue, eh, diba? Tapos magiging broken yung friendship or masisira yung friendship nyo. So, lahat naman tayo makakapagbigay ng second chances, lalo na kung deserve ng taong yun, at lalo na kung gusto mong bigyan talaga ng second chances yung taong yun. Diba? Wala namang masama kung bigay ka ng second chance, lalo na kung gusto mo talaga. And kung alam mo na deserve ng taong yun yung second chance na ibibigay mo, so why not, diba? Pero syempre, yung pagbibigay ng second chance is huwag nyo agad-agad ibigay. Bakit? Kasi mamuhat nyo, hindi naman talaga deserve ng tao yung second chance na ibinigay nyo. Tingnan nyo muna kung may magbabago ba sa kanya, kung may maipapakita pa ba siyang better version niya, ganyan. So, alam nyo yun, pag-isipan nyo muna ng mabuti kung deserve ba ng taong yun yung second chances. Kasi yung second chance is rare na yan, guys. Malimit na lang yung mga taong nagbibigay ng second chance. Kaya, if every na nabigyan ka ng second chance, so, ang swerte mo. So, ayun, share ko lang. Opinion ko lang yun, guys. So, yes. Next one. Played any sports? So, yes, naglalaro po ako ng badminton. Pero hindi ko naman siya totally favorite na laruin or sports ko talaga. As in, marunong lang talaga akong maglaro ng badminton. And yun lang talaga yung kaisa-isa kong sport na nilalaro. Kasi hindi ako magaling mag-volleyball, guys. Takot ako sa bola. And parang masaktan yung ganto ko. Kasi nakikita ko dun sa ibang volleyball player, as in, dun talaga sila nasasaktan. Kaya kapag nagtatry ako mag-volleyball, as in, hindi umaawad dun sa kabilang team yung bola. Kasi na sobra akong nasasaktan and hindi talaga ako marunong pumalo, guys. So, badminton lang talaga yung kaya kong laruin. Second to the last question. Have you ever stayed 48 hours? Feeling ko hindi pa. Hindi ko pa yun natatry or hindi pa ako gising ng 48 hours. Grabe sis, hindi ko yun kaya. As in, di mahina naman ako sa puyatan. Eh, alam niya ng mga iba kong kaibigan. So, hindi ako tumatagal sa puyatan, guys. As in, ano lang ako hanggang 4, ganyan. If ever na may occasions or may something na talagang kailangan pagpuyatan, is hanggang ganun lang ako. Pero, grabe, yung isang araw nga na parang walang tulog, ang sakit na sa ulo, bangad ka na, sis, 48 hours pa kaya. So, hindi ko pa siya natatry. Hindi pa yung nangyayari sa buong buhay ko. So, wala pa. Wala pang ganun. And ayokong maranasan kasi feeling ko sobrang sakit sa ulo, sobrang bangag ka, sobrang lutang ka, sis. So, hindi ko siya itatry, sis. Next question is, do you believe in true love? So, yes, naniniwala ako sa true love. Kasi for me, yung true love is yung minamahal mo yung partner mo selflessly and unconditionally for a lifetime. So, syempre, di ba, kapag nagmamahal kayo, wala naman tayong hinihingi kapalit, di ba? Mamahalin natin siya kahit ano pa man siya, kung sino pa man siya. As in, mahal mo talaga yung tao nang wala kang tinitingnan na physical appearance, ganyan. So, yes, naniwala ako sa true love. And yung true love kasi is talagang, alam mo yun, yung pagmamahal ng dalawa ng partner mo,
through thick and thin, lifetime forever. And alam niyo yun, ano, mag-grow kayo together. And aking true love is yung andyan kayo together kahit na malungkot, mapasaya, mapahirap yung sitwasyon, maraming challenges sa inyo. So, ayun, para sa akin yung true love, yung magkasama kayo hanggang dulo, yung sama, magkasama kayo lulutasin yung problema, magkasama kayong mag-grow, magkasama kayong mag-build ng maraming memories, kahit na may malungkot, may masaya, kasi sa relationship naman, hindi naman talaga mawawala na masaktan ka, na maging malungkot kayo, and darating sa point na may isang susuko, may isang or parehas kayong susuko, may isang mapapago, may magsasawa, ganyan. And kahit na ganun, siguro kung kayo talaga is kayo talaga, di ba? And sabi nga, true love can wait. Hindi nyo dapat yan madaliin kasi kung kayo talaga, in the future, kayo talaga, kung yun yung plan ni Lord sa inyo, then let it be. Kasi for me, si Lord lang naman talaga yung makakaalam kung sino ba talaga yung para sa atin, kung sino yung nilaan niya para sa atin. Pero yes, naniniwala ko sa true love. So yun si Sam, sino yung mga questions na naibigay sa akin or na-comment ng mga friends ko na yes, na talaga namang medyo intense pero nag-enjoy ako nasagutin yun. Kasi ngayon ko lang ulit ginawa itong Q&A dito sa channel ko. Siguro last year pa yung Q&A ko and parang sa tingin ko pang ilang Q&A ko pa lang to nang ako lang mag-isa. Kasi may mga Q&A ako nakasama yung nanay ko. So, ganyan. So, ayun si Sam. Sana nagustuhan niyo yung video na to. And kung gusto niyo pa ng mga gantong video, just comment down below. And syempre, i-follow niyo ako sa mga social media accounts para mas updated kayo if ever na mag-post ako ng kahit anuman sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, or sa Twitter. So, yun guys. So, just follow me and let's be friends. So, ayun guys. Happy 2021! So, yun guys. Sana nagustuhan niyo yung video na to. And if you did, don't forget to like, share, comment, and subscribe for more upcoming videos. See you on my next video.